ba ang evolution? Ang evolution ay ang pagbabago ng mga katangian ng organism sa pagdaan ng maraming henerasyon. Ang evolution ay nangyayari hindi sa isang organism lamang, ngunit sa maraming mga organisms. Dahil sa mga pagbabagong ito, sa kalaunan nagkakaroon ng mga bagong uri ng organisms o mga bagong species. Ang idea ng evolution ay hindi bago, ngunit may panahon na hindi ito masyadong tanggap ng mga tao. May panahon na mas maraming tao ang naniniwala sa static universe o isang universe na hindi nagbabago. Ito ay dahil sa paniniwala na dahil nilikha ng Diyos ang mga organism sa mundo, perpekto na sila at hindi na kailangang magbago. Kung may nakikita man tayong mga pagka-imperpekto, ito ay dahil hindi lang natin maintindihan ng maigi ang mundo. Ang tawag sa paniniwalang ito ay creationism. Ang creationism ay nakabase sa literal na pagsalin sa Genesis na nasa Biblia. Ayon sa creationism, 6 na milenya pa lamang ang dumaraan pagkatapos sa paglikha ng mundo. Ang 6 na milenya ay hindi sapat para sa proseso ng evolution upang lumabas ang napakaraming pagbabago na di umano ay galing sa evolution. Isa pa, isang posibilidad sa evolution ay ang extinction o paglaho ng isang species o uri ng organism sa mundo. Dahil tinuturing na mabuti ang Diyos, hindi raw ito papayag sa extinction. Hindi ito papayag na may mawala sa kanyang mga nilikha. Kinalaunan, unti-unting nagbago ang pananaw ng mga scientist dahil sa mga ebidensya na nakalap nila. Isang halimbawa ay ang pagkatuklas ng mga labi ng mga higanteng hayop na walang katulad sa mga nalalaman nating mga hayop ngayon. Ito ang mga dinosaurs. Nagpapatunay ito na pwedeng mangyari ang extinction. At may mga ebidensya sa geology na ang mundo ay mas matanda pa sa sinasabing 6,000 years ng creationism. Halimbawa, makikita na ang Grand Canyon ay isang napakalaking ukit sa balat ng mundo at ito ay pwedeng mabuo dahil sa pagdaloy ng tubig at hindi sa isang biglaang aksidente. Ayon sa isang prinsipyo sa geology na tinatawag na gradualism, ang isang malaking pagbabago ay dahil sa mga maliliit ngunit tuloy-tuloy na pagbabago na nagaganap sa paglipas ng mahabang panahon. Ayon sa gradualism, pwedeng mabuo ng dumadaloy na tubig ang Grand Canyon, ngunit hindi sapat ang 6,000 years. Milyong-milyong taon ang kailangan. Dahil sa ebidensya na ganito at iba pa, unti-unting nawala ang paniniwala sa creationism, lalo na sa mga scientist. At ang idea na ang mundo ay palaging nagbabago ay mas naging tanggap. Ngunit, papaano ba nangyayari ang mga pagbabagong ito? Maraming mga naging paliwanag kung papaano nangyayari ang evolution. Ngunit, tatalakayin lang natin ang 2 pinakasikat. Unahin natin ang theory of use and disuse ni John Baptist Lamarck. Ayon kay Lamarck, ang mga organism ay gumagamit ng mga bahagi ng kanilang katawan. Ang mga bahagi na mas ginagamit ay nagiging mas malakas at mas malaki at ang mga hindi masyadong ginagamit ay nagiging mas mahina at mas maliit. Halimbawa, kapag palagi mong ginagamit ang iyong braso para buhatin ang mabibigat na bagay, ang mga muscles nito ay magiging malakas at malaki. Kapag hindi naman ginagamit masyado ang mga muscles, liliit at hihina ito. Ang tawag sa mga pagbabagong ito ay acquired traits. At ayon kay Lamarck, ang mga acquired traits na ito ay naipamamana sa mga anak. Ginamit ni Lamarck ang kanyang theory para ipaliwanag kung bakit masyadong mahaba ang mga leeg ng mga giraffes. Sabi ni Lamarck, ang mga sinaunang giraffes ay merong maikling leeg. Ang kanilang paboritong pagkain ay ang mga dahon ng mga puno na pandak. Ngunit dahil kinakain nila ito, medyo nauubos na ang mga pandak na puno at ang natira na lamang ay ang mga matatangkad na puno. Dahil dito, napilitan ang mga giraffe na kumain ng mga dahon ng mga matatangkad na puno. Dahil kailangan nilang gamitin ang kanilang mga leeg para maabot ang mga matatangkad na dahon, humaba ang kanilang mga leeg. Ang acquired trait ng mahabang leeg ay nakuha o namana din ng kanilang mga anak. Pagkatapos ng ilang henerasyon, lahat ng giraffe ay may napakahabang leeg na. May problema sa theory of use and disuse.
Ito ay ang pagpasa ng mga magulang ng kanilang mga acquired traits sa kanilang mga anak. Bakit? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Kung ang ama mo ay maskulado dahil palagi siyang nag-iensayo, ibig bang sabihin na kapag ipinanganak ka, maskulado ka na rin? Siyempre hindi. Ibig sabihin kahit anong gamit ng lieg ng mga giraffes, hindi nila maipamamana ang mahabang lieg sa kanilang anak. Dapat tandaan na ang acquired traits ay hindi pwedeng ipasa sa mga sunod na henerasyon. Kaya ang theory of use and disuse ay hindi pwedeng gamitin sa pagpaliwanag ng evolution. Sa susunod na video, ating tatalakayin naman ang theory of natural selection na siyang matagumpay na nagpaliwanag kung paano nangyayari ang evolution.